So what's up guys? Gusto mo ng buhay na meron ako? Gusto mo ng kotse yung dinadrive ko? Gusto mo ng success na meron ako? Guys, I've been making millionaires for the past 10 years and now I decided to create more. If you wanna be part of my team, kapatid, pinakamaliit na investment na makikita mo na pwedeng kumita ng milyon ang papakita ko sa'yo. 6,000 pesos, 15,000 pesos, 45,000 pesos, that's all you need para maging successful sa front row. Guys, I made a couple of millionaires, like 1,000 millionaires from OFW, gamer, businessman, any walks of life. Basta gusto mong maging successful, PM mo ko. Maliit na puhunan, malaking kitahan. With that guys, let's move on with the vlog. After almost a month pa, labas na kami with my wife. Recovering siya ngayon at kailangan pa rin namin ng nurse tsaka PT sa bahay. Pero once a week, we need to go here sa hospital para sa PT niya na may mga machines. So, I hope kasama namin kayo sa journey na to. I will be continuing the vlog ng everyday. Siguro mga next week. I miss you all guys. Happy ako kasi okay na si wifey. Ikot. So, kailangan pa rin namin umikot. So, ayun. Let's do this, guys. One hell of a journey. And then, syempre, si Jaju. Yeah. So, ayun. Iikot muna kami. Lalabas muna kami. Then, papasok ulit. Then, lalabas ulit. Hayop tong demonyong hospital na to. Oh, Diyos ko. Sige. I'll see you guys in a while. Pag nasa bahay na kami with my wife. Pero, ayoko muna pakita ng ganun yung wife ko. Gusto ko yung pag-uusapan na natin is parang okay na siya, healthy na siya. Gusto niya, ayaw niya nga magpa-picture, di ba? So, let's do this. So, what's up mga ka-chatter? Yeah! So, we're back again with another video. With welcome back to my channel. Ngayon, pag-uusapan natin. Ano, controversial to. Baka ma-demanda pa ako nito. Pero, ganun talaga. In 400 meters, turn right. Pag-uusapan natin ngayon is kung magkano yung bill natin sa... Magkano yung bill natin? Magkano inabot yung hospital bill ng wife ko sa almost 28 days namin nasa hospital? Ito pa tayo? 28 days namin sa hospital. So, first of all, bago ko itakil yon guys. Dito ka. Yan. Bago ko i-tackle yun, gusto ko munang sabihin na wala kami problema dun sa doktor. Kung magkano man yung binayad namin sa doktor, sila'y may hawak ng buhay ng asawa ko. So, I have no problems with that. Now, number one, nire-reklamo ko lang sa namin. It's not the bill yung nire-reklamo namin. It's the service ng hospital lang namin. Ang nire-reklamo ko. Why? When my wife is diagnosed with brain tumor, ang sabi sa amin is Cardinal Santos Medical Center is the best para sa asawa ko in regards with services, in regards with mga machines and all. So syempre, being a husband, I want the best for my wife, for her to recover. Now, ang usapan namin ngayon is pagpasok namin doon, it will take us a day sa ICU, 2 days, 3 days sa regular room, then we'll be going home. So nagano kami ng 27 27, 28 inoperahan siya. 28, 29 dapat lalabas siya for regular room, then 3 days. So parang almost 1 week lang kami doon, then we'll be going home. Now, the bill dapat is 850,000 pesos. So, it's okay, it's fine. Kasi, syempre, it's for my wife, di ba? Plus, the gamma radiation will be 560,000 pesos. So, mga 1.3, mga ganun. Now, kamhada dapat. Kaya lang, Arabic yun eh. Then, come the operation day, it took my wife around 3 days ba? Sa ICU? ICU. 5 days, 4 days. 4 days. Oh, inabot siya ng 4 days sa ICU. Right. Now,
sa operating room, medyo madugo, it's bloody. Wala, ulitin ko, wala akong problema sa mga doktor namin. They're the best in the business. Sobrang bait nila. Inasikaso lang kami. Inasikaso talaga kami. Shout out kay Dr. Anyoa, tsaka kay Dr. Jimenez. Na sobrang nakita ko yung care niyo para sa wife ko. Now, ang unang reklamo ko lang is ito. Pagbalik ng ano sa akin, ng wife ko sa regular room, meron siyang bed sore. Ang bed sore, kaya ka nasa ICU o intensive care unit, that's the safest place for a person na nasa critical condition. Ibig sabihin, 24/7, dapat may mata sa asawa ko. Now, bakit nagkakaroon ng bed sore? I'm a registered nurse. Kasi hindi siya na-turn. Every 2 hours, dapat din na-turn siya. So, yun na yun. Yun sa amin, sabi ko, sige. I was planning to file a case sa hospital because of the ang tawag dun is negligence yun eh. Pero sabi ko, ang iniisip ko lang yung doctors namin kasi they've been so good to us. So, hindi na lang. So, after nun, bumalik siya ng regular room, may bed sore siya. Then the service is so freaking poor. Sobra, hindi ho siya, ang Cardinal Santos, so mahal pa sa St. Luke's. Ibig sabihin, hindi ho siya simpleng private hospital. Ang nagpapagamot sa kanya, presidente, general. So wala akong idea doon. Wala akong idea na ganun kamahal doon. All I want is the best for my wife. Now, second, nag-vital sign siya. Nagtataka lang ako bakit on the second day, every 6 p.m, tumataas yung sugar ng asawa ko. So we're figuring out. Kasama ko si Coco, si Kamisis, asawa ni Kamasel. Shout out kay Kamasel at Kamisis na nandyan sa buong journey namin nito ng asawa ko. So, ang tendency sa may brain surgery or any surgery is critical yung blood pressure vital signs, so VS, tsaka yung sugar niya. So, na-figure out namin kasi 4 p.m. ang feed niya, which is nasa nasogastric tube, which is NGT. Now, 6 p.m., kinukuhanan siya ng for sugar. Now, ang tendency ng katawan, kapag ka kumain ka, tataas talaga yung sugar mo kung 2 hours lang. Kasi ang digestion ng katawan, it will take you 4 hours para i-digest yan, para mag-normalize yung sugar mo, especially sa case ng asawa ko. Dahil hindi siya makakilos pa. Now, sinabi namin yun. Ngayon, sasaksakan siya ngayon ng insulin para bumaba yun. Ang tanong ito, what if hindi kailangan ng asawa ko ng insulin, nag-i-inject sila, nakasama pa sa asawa ko? Nag-gets mo? Nag-gets nyo, guys? So, siguro, may karapatan mo na akong magalit mag-rant sa inyo ng mga nangyayari kasi it's not kung magkano yung binayaran, it's the services na binayaran namin tapos ganun lang yung ma-achieve nung pera namin na binayad sa kanila. Now, yung 1 week na naiintindihan ko sila Doc Ranyoa and sila Doc Jimenez na ang gusto nila is the best for my wife. Kaya kami tumagal. Wala kaming problema ron. Now, last, late silang magbigay ng meds. Late silang magbigay ng meds. Sa pag ikaw may sakit ka, dapat on time lahat ng gamot mo. Kasi yan yung recovery stage ng katawan eh. So kapag ka bumababa na yung kaya nga merong 'di ba every 8 hours, every 6 hours para ma-boost ulit yung ng meds ng pasyente, yung ginagamot niya magdire-diretso. Late, ultimo food, late. Noong nakaraan tinanggalan ng catheter yung asawa ko. Kung hindi pa ako dumating, nagalit na rin talaga ako. Kasi may retention eh. Kapag tinanggal kasi ang catheter, ang number one na nagkakaroon siya is UTI because foreign object yung catheter sa kanya eh. So nagbo-bloat na yung puso ng asawa ko o yung bladder niya. Ang nangyari ngayon is tumatawag kami ng nurse. Ang usapan is 4 p.m. 4 freaking p.m. Dumating sila 8 p.m. So, is it money's worth? Hell no! Wala akong pakialam, di ba? It's my wife. Di ba? Now,
pag-usapan natin kung magkano yung hospital bill na walang kakwenta-kwentang hospital. Okay? I know hindi lang ako naka-experience dito. Marami naka-experience dito. Ang hospital bill namin is 1.1 million plus. 1 million plus. Sa mga doctors namin, kasama anesthesiologist, yung sa physical therapist, surgery, yung crew nila is parang 400 plus. The gamma knife which is saan lang daw meron is 560,000 plus yung mga gamot pa. Ang nurses namin pala is 24/7, 7,000 a day for 28 days. So medyo 200 around mga ganon, 100 plus or 200 plus. Ano, mga 200,000 ganyan. So all in all, inabot kami ng 2.5 million pesos. Am I mad kasi inabot kami ng 2.5 million o 2.3 million or even 2 million lang? No. Wala akong pakialam doon sa ano, sa pera na nilabas namin kasi buhay yan ng asawa ko. Saan ako galit sa services na binigay sa amin na dapat it's the safest hospital para sa case ng wife ko. So bakit ko to sinasabi sa inyo? Kasi guys, it's always the money's worth. It's always, hindi na nga na money's worth eh. Ang nakatayaho kasi dito, buhay. I'm never mad. Mahirap akong magalit. Pero sa case na ganito, siguro, hindi naman siguro tama. So nananawagan ako sa management ng Cardinal Santos, kasi mga pare pa pala may-ari niyan. Di ba? Pare may-ari, si Manny Pangilinan, Mr. Manny Pangilinan. Eh, okay lang ho ba na pakiayos ho yung services nyo sa ospital nyo? At mawalang galang na po, father. Kung sino ba, mother, father, kung sino man ang nandyan, eh sana ho, yung binabayad doon sa inyo, eto pa ho, yung ano namin, yung suction machine, teka, yung BP namin na nasa ano, nasa private room namin, inaccurate. Guys, paano kung simpleng tao ko? Paano kung wala akong pera? Paano kung di ako front row? Paano kung wala akong extra income? Mamatahin na lang kami doon? Sasabihin na lang sa amin na, ay, sorry po sir, ay, hindi po ganyan, hindi pwedeng ganun. Ang sa akin lang, nananawagan lang ako sa kila Manny Pangilinan, kila father, yung mga may-ari ng mga mamahalin ng mga ospital, na sana yung mga tao, may pera man o wala, bigyan nyo ng pantay na ano, pagtingin. Diba? May pera man o wala, bigyan nyo ng pantay na serbisyo. So yun lang sa akin, guys. Nilabas ko lang yung sama ng loob ko. Nilabas ko lang yung ano, yung mga, and I thought parang siguro deserve yung malaman kung ano yung mga nangyayari sa atin kasi family nga tayo dito sa ano, sa mad jobs eh. So guys, I think I rest my case, na ilabas ko na yung sama ng loob ko. And next time yun lang ang sinasabi ko, sana sa mga ospital, kahit sa ang ospital pa yan, sana pantay-pantay ang tingin niyo sa lahat ng mga tao. Siguro kasi hindi ako Chinese looking. Kaya siguro puro ako tato. Kaya siguro feeling nila wala akong pambayad. 'Di ba? So guys, sana maging lesson 'yan sa lahat. Hindi ako galit sa mga doktor namin, napakagagaling, napakababait, napaka-caring. Dahil kundi dahil sa mga doktor namin, promise. Ididimanda ko talaga 'yung ospital. I can do that. 'Di ba? May lawyers ako. 'Di ba? Pero sa sake na lang ng mga ano, ng mga doktor namin na inalagaan yung asawa ko at hindi naman sila, kumbaga, kinip naman nila yung promise nila, okay na ako dun. Sana lang sa mga magpapagamot, ay sa mga manggagamot, sa mga ospital, guys, it's not all about the money kasi yung pinag-uusapan buhay. Okay? So with that, bukas, maganda na tayo. Ang vlog natin bukas, baka yung lalabas na yung wife ko. So, thank God, maraming salamat sa mga prayers, maraming salamat sa mga nag-prayer meeting pa, nagpinagdasal talaga yung wife ko. Guys, we made it. Recovering na yung asawa ko, mahina pa siya, di siya nakakapaglakad, di pa siya nakakapagsalita, pero out of danger na. With that, always remember, sa Chubby, yummy, we out. Chubby, out. So what's up guys? Gusto mo ng buhay na meron ako?
Gusto mo ng kotse yung dinadrive ko? Gusto mo ng success na meron ako? Guys, I've been making millionaires for the past 10 years. And now, I decided to create more. If you wanna be part of my team, kapatid, pinakamaliit na investment na makikita mo na pwedeng kumita ng milyon ang papakita ko sa'yo. 6,000 pesos, 15,000 pesos, 45,000 pesos. That's all you need para maging successful sa front row. Guys, I made a couple of millionaires, like 1,000 millionaires from OFW, gamer, businessman, any walks of life. Basta gusto mo maging successful, PM mo ko. Maliit na puhunan, malaking kitahan. With that, guys, let's move on with the vlog.